Rosie, ituturo ko sa inyo ngayon kung paano gamitin ang apat na madaling paraan para alisin ang background sa image gamit ang Photoshop. At ito ay para sa mga baguhan. Tara, samahan niyo ako mga ka-Rosie. Usisahin natin. Gamitin natin ang background removal photo. Paano ba ito gamitin? Gamit ang image na ito, kailangan muna natin i-unlock kung ito ay nakalock. Pagkatapos, pumunta tayo sa properties na makikita natin dito sa side panel. Kung wala pa dito, pwede tayong pumunta sa Windows tab at makikita nyo dito ang properties. Naroon ang remove background photo at select subject. Dahil ipapakita natin ay pag-alis ng background, gamitin muna natin ang remove background dahil ito ay isa sa pinakamadaling paraan para alisin ang background ng image. Isang click lang, ang background ay mawawala na. Hintay natin. Ayan. Kung minsan hindi ubra ang tool natin sa image, kaya depende din sa image kung ano ang babagay sa gagamitin natin tools. Subukan naman natin ang nagamitin ang select subject. Automatiko na iseselect niya ang image gaya ng makikita natin. Hintayin natin. Yan. So, naselect niya na kung ano lang yung ating subject. Ngayon, pwede na natin i-click ang layer mask para maging 100% transparent ang ating background at 100% visible naman ang ating subject. Ayan. Isunod naman natin ang Magic Wand Tool. Paano ba ito gamitin? Napakasimple lang itong gamitin mga ka-OC. Una, i-unlock muna natin ang image kung ito ay nakalock. Pagkatapos, pumunta tayo sa Main Panel Tools. I-right click natin ang icon na ito. At lalabas ang tatlong tools. At isa na dito ang Magic Wand Tools. Sa image na gagamitin naman natin, ito ay building na may background na sky na may konting cloud. Sa paggamit natin ng Magic Wand, makikita natin sa setting ng sample size ay ilagay muna natin sa point sample. At ang tolerance ay okay lang na nasa default setting muna na 32. At kailangan naka-check ang anti-alias para maging smooth ang mga edges ng ating mga na-select. At naka-check din dapat ang contiguous. Ipapakita ko sa inyo kung bakit. I-click muna natin ang cloud. Ayan. Nakita nyo ilang part ng cloud ang ating na-select. At kung i-uncheck natin ang contiguous, at pagkatapos, i-click natin ulit ang clouds, makikita nyo na may ilang part sa building ay naselect na din naman na hindi naman natin kailangan. Kaya iba ang gamit kapag na-check ang contiguous kaya hindi natin ito kailangan sa ngayon. Kaya mga ka-OSI, try na natin ilagay sa setting na aking sinabi kanina. Simulan na natin. So, makikita natin na hindi lahat ng background ay naselect ng Magic Wand. Didepende ito kasi sa background. Kakailanganin nga natin i-adjust ang setting nito. I-try muna natin paglaruan ang setting. Gaya ng sa sample size, gawin natin 3x3 average.
i-try naman natin i-adjust ang tolerance nito sa 100. I-try din natin na gawing 51 by 51 average. Makikita natin na mas madali at malawak ang sinasakop ng selected area habang lumalaki ang tolerance setting. Pero, hindi pwedeng sumobra kasi maaaring lumagpas din ang ating mga maseselect. Kaya, kapag ang selecting area ay nabuo na natin o yung ating background ay buo na, i-click na natin ang layer mask. Nakita natin baliktad ang ating image kasi pinili natin yung background. Kailangan natin i-press ang Command I or Control I. Kaya ngayon, successful na din ang pag-remove ng ating background. Ang next naman ay ang Object Selection Tools. Paano nga pala ito gamitin? Madali lang itong gamitin lalo na sa mga komplikadong image. Una, i-right-click muna natin sa main toolbar ang icon na ito at piliin ang Object Selection Tools. Sa setting mode nito, pwede kang gumamit ng lasso or rectangular marquee para ipang-select sa ating image. Pero sa pagkakataon na ito, sa version ng aking Photoshop, ito ay pwede nang mag-direct sa image at otomatiko na niyang hahanapin ang object. Kung mapapansin ninyo, ang nagkukulay blue sa image kapag dumidikit ang aking cursor. Sapagkat ito ay dahil sa setting na naka-check sa Object Finder. Kapag ito ay i-check ko, hindi na siya magkukulay blue. Kaya naman ang sa tatlo, ang piliin ninyo, lasso, rectangular marquee, at Object Finder, pwede natin gamitin yan. I-try muna natin ang lasso ngayon. Kailangan na medyo malapit lang sa image ang ating gagawin pag-select. At ito ay automatiko na ding i-select ang image. Kapag active na ang selection sa image, i-click na natin ang layer mask at ganyan lang siya kadaling gamitin. Pero mga ka-OSI, kapag sisilipin natin ang ating image sa malapitan, medyo hindi sharp ang edges ng skin at lalo na hindi masyadong maganda ang buhok nito. Ano ang pwede nating gawin? Dito papasok ang paggamit natin ng Refining Hair Basics. Paano ngayon natin ito gagamitin? Paalala lang mga ka-OSI, ang ayusin muna natin dito ay ang part ng skin. Gawin muna natin smooth ang edges nito. At pagkatapos, ay isunod natin ang hair naman. Hindi kasi siya pwedeng pagsabayin para sa magandang resulta. Una muna natin gawin ay i-double click ang naka-layer mask thumbnail sa image. Under ng edge detection, makita ang radius. I-adjust natin ng kahit konti lang para maging smooth ang edge ng skin. Para mas lalo nating makita ang pagbabago, ilagay natin ang view mode sa on black or black background or pwede i-click ang A key for shortcut. Pwede na natin i-adjust ito ng hanggang 4px. Makikita natin na smooth na ang edge ng skin. Under ng Global Refinements, ay may apat na selection gaya ng smooth, feather, contrast, at chip edge.
I-adjust naman natin ang smooth at ilagay natin sa 4. Pero depende ito sa pangangailangan ng inyong image. Sa feather naman, kahit hindi na natin i-adjust ito. Pero sa contrast, pwede natin i-adjust ito para maging refine ang edges nito. Ay, i-try natin sa 63%. Ngayon, mukhang maganda na ang ating scheme. Bago natin i-okay, gawin natin sa output 2 ay layer mask at i-click ang OK. Ngayon, ayusin naman natin ang buhok. Double click natin ulit ang naka-layer mask thumbnail sa image. Kung mapapansin nyo dito, ang lahat ng selection ay na-reset sa 0. At ito ay okay lang. Okay, una natin gagawin ay i-click ang refine hair sa settings sa itaas. Makikita nyo ngayon, medyo umayos na ng konti ang edge ng buhok. Pero hindi pa din masyadong maganda kasi may mga ilang part ng hair na may blur na parang color gray. I-click naman natin ang decontaminate color sa under ng output setting. Dito nyo na makikita ang ganda ng buhok. Kung gusto nyo pang konting adjustment para sa lalong lumitaw ang ganda ng ilang part ng buhok, pwede nating subukan ito. I-click ang smart gray juice. Pagkatapos ay i-click ang Refine Edge Brush Tool or R key for shortcut. At i-brush ito sa dulong bahagi ng hair na sa tingin mo ay pwede pang ayusin. Layer mask sa output 2 at i-click ang OK. Kaya mga ka-osi, ganyan lang din ito kadali kahit sa may mga komplikadong image. Ang ating panghuling method ay mag-combine tayo ng ilang klaseng technique na dati na natin natutunan kasama ng bagong technique na napakagaling para sa pag-alis ng pangunahing background na may simpleng kulay. Halimbawa, sa ating image ngayon, meron tayong white background at ang ating subject ay masyadong komplikado dahil sa kanyang maraming curly hair. Marami din dapat i-select. Kaya karamihan sa mga selection method ay nahihirapan para dito. Kaya ipapakita ko sa inyo ngayon mga ka-osi, isa sa aking paboritong uri ng selection tool na talagang kahanga-hanga para sa pag-ayos ng complicated selection tulad ng isang ito. At ang dahilan kung bakit ito gumagana dahil sa simpleng background tulad din ng ito. Ang selection method nga na ito ay tinatawag na Select Color Range and Select Subject. Paano ito gamitin? Dito muna tayo sa Select Color Range. Para nga makita ito, i-click muna natin ang Select tab sa taas at pumunta sa Color Range. Okay, makikita natin sa Windows na ito ay dapat ang kanyang setting ay nasa Selection. At ang Selection Preview ay dapat nasa None. At laging tandaan na ang White ay Selected Area at ang Black ay deselect area. Ngayon, iselect na natin ang background sa pamamagitan ng color range gamit ang eyedropper tool. Napansin nyo na hindi ko naseselect lahat ng buong background area
dahil kasi iba-iba ang kanilang color range. Paano natin mapagsasama-sama ang buong background area? Kailangan muna natin i-hold ang shift key at pagkatapos ay i-click na natin ang buong area ng background. Ganyan makikita ninyo na lahat ng area na ating naselect ay nagiging white color na. Meron lang ibang area na hindi na natin mapaputi kasi hindi na kaya ng ating eyedropper. Kaya kailangan na natin i-adjust at magdagdag ng kaunti sa fuzziness. Hanggang sa maging white ang lahat ng area ng background. Pero makikita nyo na may ilang area ng ating subject ay nagkakaroon din ng white color. Huwag tayong mag-alala kasi maayos natin yan sa ating susunod na gagawin. Bago nga natin i-okay ito, dahil ang selected area natin ay background, kailangan natin munang invert ito. Click invert, then click OK. Pagkatapos, iselect ang layer mask. Mapapansin nyo sa ating subject na refined edges na ang kanyang mga buhok. Pero nawala naman ang ilang part ng kanyang body area. Ayusin natin yan sa pamamagitan ng select subject. Napaka-simple lang ang ating gagawin dito mga ka-osi. Siguraduhin muna na nakaselect sa ating layer mask thumbnail. At pagkatapos, i-click natin ang icon na ito or press W key para lumabas ang select subject sa itaas. I-click natin ito, automatiko na niyang hahanapin ang ating subject. Ang next na gagawin natin ay kulayan natin ang lahat ng nawawalang area sa buong subject gamit ang brush tool. At kailangan color white ang gagamitin natin. Huwag kayong mag-alala mga ka-osi na baka lumagpas kasi hindi talaga yan lalagpas. Yan ang kagandahan ng tool na ito. At kapag napunan na natin ang lahat ng area, sunod ay naipiselect lang ito. Kaya makikita nyo mga ka-osi, successful na naman ang ating ginawang combination method. At yan nga ang apat na madaling pamahan para alisin ang background sa image gamit ang Photoshop. Kaya mga ka-osi, sana nagustuhan nyo at may natutunan kayo sa tutorial na ito. At sa susunod na mga pag-uusisan nyo mga ka-osi, thank you for watching. Adios!